pag hindi po ninyo sinagot siya, Secretary Boy, baka akalain ng tao, totoo wala siya. Ikaw ba'y gumagamit ng marijuana? Babasahin natin sa ibang araw. At sa last message, before yung sa last message ko po, Atty. Sal, gusto ko pong natanungin sa iyo yung naging article ninyo, Atty. Sal, that cheap yung words kapag hindi mo napatunayan. Ano? Can you give us more, a little bit of preview para doon hindi pa nakakabasa din sa article ninyo sa Daily Tribune? Hindi, kasi ang sabi ni Secretary Rumuli, hindi niya napapatulan. Kaya sabi ko, patulan mo. Hindi po pwedeng kung ano yung sinabi ni DG Banta, sasalubungin mo ng katahimikan ng sementeryo. Hindi mo pwede yun. Kasi meron siya mga race na issue doon. Kailangan sagutin po. Otherwise, pag hindi po ninyo sinagot siya, Secretary Boy, baka kalahin ng tao, totoo lahat siya. Baka naman meron kayong gustong ipahayag para kailangan talaga mapakinggan natin yung dalawang panig. Yan ang mahalaga doon. Pero Atty. Sir, parang dating nung column ninyo, parang tila nindepensahan niyo pa si Justice Secretary Mulia. Eh, kasi nga ang point ko is, we cannot just listen to one side. Uh-huh. And also, the other side cannot condescendingly make a retort of talk is cheap. Because to my mind, if that is your argument, then I will give you my remark of talk is cheaper if you do not respond. Especially because the issues raised are one, disconcerting, number two, startling. Kaya kailangan talagang sagutin. Like for instance, ang tanong niya, ikaw ba'y gumagamit ng marijuana? Medyo masela na akusasyon niyo. Sagutin natin yun, lalo na nandiyan ka sa Department of Justice. At kung gumamit ka man, kailan ba yan? Doon, ngayon? O tapos na. Tsaka, tandaan nyo, yung marijuana ko, ginagamit din ng medisina yun. So, baka meron ka namang rason. Pangalawa, pinasinungalingan ito, mabigay ito yung pasinungaling ni, ni G. Pantag, na hindi raw totoo na nawala siya doon sa graduation rights dahil galit na galit siya nung malamin niyang pupunta raw si yung komentarista para kunan ng picture yung kanyang sinasabing mansion at saka mga sasakyan na nakaparada sa tapat. Eh, ang katotohanan daw, supposed to be, yung sinasabing pagkuha ng pictures, ay nangyari na pala yun. Nangyari na yun September 5 pa. September 7, pinadala siya ng video. Madali sabi, kaya sinasabi niya, kasinungalingan to. O, ano po ba masasabi niyo? Kailangan po malaman natin. Para mapagwari namin, ma-weigh namin kung ano ba talaga ang katotohanan dito. Kasi sabi nga ninyo, hanapin natin ang katotohanan, then let's look for the truth by listening to your side. Alright. At of course, this developing story, between the two parties, kay General Bantag and of course, kay Justice Secretary Mulia. And of course, hinihintay natin yung pagbabalik niya from Geneva, Switzerland. Hindi pa niya nasasagot talaga ito ng... Hindi, kasi nga, nakaka-exin ang retort niya. Kaya kailangan kasi, we have to have an intelligent dialogue. Kailangan reasoned discourse. Reasoned discourse. Yes, kailangan nyo para ang tao, kasi ang tao, napapansin ko, binabasa ko yung mga komentaryo nila. They're aching, they're hungry, they're thirsty for response na galing kay Secretary Rimulya. At ang hindi ko maganda niya, pati si Presidente Marcos Jr., parang nadadamay na hindi nga dapat. Pero sinasabi tuloy, pati si Presidente, kaya kailangan talagang sumagot siya. Sir, for his own good, for his own sake. Talking about President Marcos, katagal niya sa ASEAN, and later this afternoon, nilipad naman siya for Thailand, for APEC, and nagkakaroon siya ng mga bilateral meetings at mga live conversation with world leaders sa sidelines ng mga pinupuntahan niya ng mga events. Ang for now is hi-hellos pa lang naman kasi hindi pa siya kilala ng karamihan ng mga world leaders kasi
bago pa naman siya naging pangulo ng bansa. Kayo po, sa in the part, kayo po na matagal na po sa nakita niyo na po under the Duterte administration, no? Ano po masasabi niyo, sir, gano'ng makahalaga no, yung pagdalo ng Pangulo Marcos sa mga itong klaseng iba? Kasi naimbitahan din kasi si Pangulo Marcos no, sa World Economic Forum, pero wala pa siyang decision. Sabi niya, parang sinabihin ko siya ng nanay niya na kailan ka mo nagkatrabaho kasi naiintindihan daw yung pinupuntahan ng mga lugar. Pero ito naman kasi sa state visit, ano, pinuntahan niya ito dahil nakaschedule talaga itong mga events na ito. And kaya nagkatalong isip siya if pupunta siya sa World Economic Forum. At sinabi din ng Pangulo doon sa interview namin sa kanya, Attorney Sal, ano, doon sa Cambodia, sabi niya, mahirap naman humarap sa mga economic leaders para sabihin na come to the Philippines and invest. But the question is, are we ready na pumunta sila sa Pilipinas to invest? What can you say about this, Attorney Sal? Lang gipi ako nung kinibinito niya yung nanay niya. Yung naging kliyente ko ng dating sabi niya, kailangan ko nagkatrabaho. Alam naman ako opisina. O ma'am, Imelda, ganito po yun. Ang presidente, pag yan po ay lumabas, eh nagtatrabaho yan. Ang opisina niya. Ang opisina niya kung nasaan siya, nag-uopisina ang presidente. At I'm sure, yung mga kliyente ko, dahil if you notice, sulod-sulod ang biyahe. Yes. Ako sasabihin niya, ba't ka biyahe ng biyahe? O, ayan na naman kayo. Ayan na naman. Hindi na kayo natuto. Ang presidente, kailangan mo talagang lumabas para ilako niya ang ating bansa. Lalong-lalo pa, ang dami nang bumuli sa atin. Kailangan eh, pakita niya na hindi tayo pa pwede binubuli. Tsaka maganda yung lugar natin. Kailangan naman natin talagang maging pagkaibigan sa mga heads of state. Diyan nagsisimula ang magandang relasyon. At diyan pumapasok yung mga pangkalakalan na usapan. Aba, eh, kung hindi yung mga magkakaibigan niya, maniwala kayo, magkakaawa yan. Kaya maganda yung ginagawa niya. Keep on traveling dahil nagtatrabaho. Ma'am, Mami Mel, nagtatrabaho yung anak niyo. yun mo nag-umpisin niya sa aeroplano, dun sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar. Kasama ko sa trabaho yan, ma'am. Alright. Nakatring isang, wala tayong oras. Last message po sa ating mga kababayan. Hoy, salamat po. Kami po ay nagpapala at nagpapasalamat na naman uli kay Honorary SMNI Chairman Pastor Apollo C. Kibuloy for creating this program for you hanggang sa susunod na pagkikita po natin. Ako po. Bye.